Hi guys, ito. Dito pa tayo sa labas ng pag-aalas dos na ng madaling araw. So, ganito katindi yung nabigay sa atin guys na assignment ngayon. Dito ako ngayon sa Australia, sa may Makati. Palabas tayo ngayon ng EDSA. At tingnan nyo guys, ako na lang ang sasakyan dito sa kalsada, no? Kasi sa oras na alas 2 ng Huwebes Santo, Biyernes Santo na pala ngayon, sigurado halos ang mga tao nandun na sa kanya-kanyang mga destination. So ngayon guys, dito kakanan tayo ngayon ng EDSA. Ayan, medyo may mga dumadaan pa. Ayan, may mga kita pa tayo ngayon, yung motor. Ayan, pero ayan guys, so sobrang luwag ng EDSA sa ngayon. Ayan, so pwede ka rito magpatakbo ngayon ng kahit na 60, 80 hanggang siguro 90 kung ganito kaluwag, no? So ganun ang ano dito, ang sistema ngayon guys sa ganap na alas 2 ng madaling araw ng Biyernes Santo, April 15 2022. Ito ngayon yung kalagayan ng EDSA. Medyo ginagawa natin guys mag vlog ngayon kasi medyo inaantok na rin tayo para malibang lang tayo ng konti at hindi tayo nalawi ng antok. Ito guys, sa kalagpas na tayo ng Buendia, punta tayo ng Ayala Tunnel, ganun pa rin at kadalang nang sasakyan. Isa, dalawa lang ang makikita ko sa ngayon. Ayan. Ayan, meron sa atin ng overtake ng sasakyang Audi na kulay pula. Sinunda naman ng isa pang Ford. Ito na tayo sa Ayala Tunnel. Guys, nakalagpas na tayo ng Ayala Tunnel at paakyat na tayo ngayon ng Magallanes. Itong area na to, ayan yung may nagbiblink na traffic light, ayan yung may mga barrier. Dito madalas mayroong aksidente. Na-plug ko na ito dati, yung mayroon dyang bumangga na Hyundai Santa Fe. So madalas itong na ito kasi nga hindi nila masyadong hindi sanay yung ibang driver na ang EDSA may barrier kasi pabago-bago itong EDSA na ito Minsan maglalagay sila ng barrier, minsan tatanggalin, minsan marami sila ditong tawag doon, hindi ko masasabi ko sigurong experimental. So syempre ang nangyayari doon sa experiment may mga yun, may mga stall vehicle pa dun sa kanan ko, hindi natin alam kung ano yun. Yun sa experimental may mga tao rin naman na hindi naman dito madalas napunta sa Maynila, kaya siguro nabibigla nga talaga sila.
So yun guys, ito nakakita tayo ng Magallanes at ito, pagbaba natin Pasay na ito, ito yung boundary, yung kulay na to. Ano? So pauwi na tayo guys at babalik ko lang itong sasakyan sa opisina, kukunin ko yung motor at magmumotor na tayo papunta ng Cavite sa bahay. Siguro mga isang oras din papunta doon ang aking mako-consume. So, dito guys sa Badlang Gitna may ginagawa naman yung DPW sa taga sisement sila at kasi yung gitna na yan medyo nasira yan ng mga malalaking truck. Ayan, meron sila diyang ginagawa. Siguro sa Lunes Santo pwede bubuksan na nila yan at matigas na yan simento. So hello guys, magandang umaga sa inyong lahat, sa aking mga subscriber, sa aking mga ka-YouTuber dyan at sa lahat ng makapanood ng video ko na hindi pa subscriber, please guys subscribe my channel para lumago naman ang aking community dito sa YouTube. No, ito lang yung aking pangalawang trabaho sa ngayon. Yung una, yung tayo yung nagda-drive sa isang company driver. At pangalawa, ito, yung pagbablog natin na libangan lang ba. So, ito lang yung ating contribute sa YouTube community, sa kalsada, yung kung anong mga nangyayari, nakikita, yun ang ating binablog. So yun guys, yun na muna, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa walang sawang panonood, lalo na sa isa kong nag-iisa kong hindi pumapalya na manood ng video ko, si Paring Rene, si Paring Joseph, si Chibong TV, ayun, Kuya Chong TV, si Longto. So, basta lahat kayo na mga nanonood ng vlog ko, maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang ulit ang aking vlog at bye-bye.